So hello sa mga katropa na dyan, mag-iingat po tayo palagi. So welcome back again to our YouTube channel, The Working Girls of Hong Kong. So I'm AA po, sana samahan nyo na naman ako sa aking panibagong reaction video para sa vlog ni Mariano G. So kung saan nagsimula yung love story ni Cindy at Mariano G. Super excited na ako guys, at nung kalalabas pa lang ng relationship nila Yano at hindi ko pinanood yung kay Madam K ba? So, shout out po sa kanya. So, ngayon, first time kong malaman kung saan nga ba nagsimula ang relationship nila. So, super excited na ako guys. Sana samahan niyo ako. And let's do this! Magpunta namin today yung love story natin. And po, credit po kayo. Mariano G. Please do subscribe to his YouTube channel. So, yung title nito, yung inaaway niya naman ako ni Cindy Girl. Nagilala ng mga tao at paano nagsimula. Yo, what's up mga G? At yun nga, wala na naman kami. Guys, wala naman lalakad. Pero guys, nagtatry pa rin kami. Tinipiltan na rin sarili namin sa friend. Para, oo, ayaw sa amin ng video. Para may malakad. Para may malakad namin naman guys. Para ayaw sa amin ng tadhana. Grabe naman yung ayaw sa kanila yung tadhana. Babe. Oo. Ngayon, anong pag-uusapan natin ngayon? Ngayon guys, may pupuntahan muna kami siya. Yun muna yung okay naman niya, no? Nasa NX kami ngayon, guys. At tapos, guys. Alis na light kasi. Maingay yung hangin, no? May pagkukwentuhan ka. Di ba, babe? Ano yan? Magpunta namin today yung love story namin. Kung saan kami nagsimula. Sana or my love story kasi ako lang ang love story. Nagsimula ang Marty. Unang araw pa lang mina. Paano ba siya nakilala ng mga tao at paano nagsimula? Paano nga ba? Umpisan ko na. Ito yun guys. Simulan mo na yan, no? Noong unang palahon. Anong palahon? Hindi na mga ganun. Unang palahon. Eh, ito. Parang sarap ang hipon. Ito talaga, babe. Ano? Guys, noong unang palahon. Ay, noong unang palahon. Unang panahon? No! September 26. Ay, September pa lang. Oh, hindi mo alam ako magkukwento. Hindi mo alam. Kasi alam ko lang kasi sinagot mo ako nung November. Yun kasi yung natatandaan niya. Parang nagkakilala talaga kami. Una kami nag-chat. September 26. 2020. Talagang naaalala, no? September 26, 2020. Ang mga memorable moments. Unang nagkakilala. Pero ako, matagal ko na siyang kilala. Siyempre si Kaya, okay, si Hano yan. Matagal ko na siyang nilala, matagal ko na siyang nakikita. Tapos, parang kayo ba itong tao na to? Grabe na yung kakadanin. Kumanta, marunong mag-flute, ganun kasi madala siya nagtitrending dati sa social media. So, Facebook. Ayan. Yun nga, umpisa ko na ba. Ilapit na natin. Dali na natin sana. Sa gitna. Climax. Sa climax. Ganto yan. Antagal! Pumunta ako sa ano? Sa dap-dap. Noon ba ako? Sa tita ko kasama ko si Kuya Jeff. Tapos, yung cellphone ko, naiwan ko doon. Tapos, may ano, may TikTok kasi yun. Yung cellphone ko na yun. Kasi wala na siya. Binigay ko kay Kuya Jeff, yung nag-away, pinasag. So, ayan. Tapos, pag-uwi ko ng ano, trabaho. May mga nagme-message sa akin, may nag-chat, tap sa TikTok, may mga nagtatag, tinatag nila yung pangalan ko, nagbulat na ako. Tapos, ayun na. Sabi nila, Idol, balik ko. May ano, may nagdudumit sa'yo sa TikTok, babae, magandang babae sa amin. Ah, tutukos sa akin. Wait, oo nga. Tapos sabi ko, wait lang, check ko. Tapos chinek ko. Ngayon, pagka-check ko, bumungad agad ang ganda ni Cinderella. Ang ganda kasi ni Cindy, no? Okay, sarap sa ilalim. Siyempre! Labas ko lang. Alam niyo guys, sa TikTok ko din walang nakita si Cindy nung parang nililink siya kay Yano, no? So, nung dinuduet niya si Marianne. So, sino kaya ito? Ang ganda-ganda niya. Tapos,
mas nagulat ako guys nung marinig ko na magaling siyang kumanta. So, sobrang natutuwa ako kasi hindi nung grabe. Kasi ang ganda-ganda niya talaga. Yami na, ba't ka naupo? Wala ka namang upo. Siyempre, ano? Babe? Babe? Ano? Kasi yan. Yung nakita ko yung mukha, kumirot agad yung puso ko. Parang, next part. Oo nga. Parang nakuryete ako. Matulala nung pinapanood yung video sa... Wow. Oh my God! Kasi alam ko, sa pagtingan, mamahalin mo. Mabanat ni ano eh. Talaga. Wait, pwede sa ito muna. Alam nyo guys, kaya hindi ko yung sinisip. Ano kasi, basta hindi ko siya feel. Madinumit ko lang siya, nasa TikTok, kasi nakikita ko na, ay sabi ko, parang kakaiba tong lalaki na to ah, marunong kumanta, marunong ganon. Tapos di sabi ko, ay parang iba yung dating ng message niya sa akin. So ako, matagal ko siya bago sinin. Matagal ko siya bago na-reply. Babe, ako pala. Gito, sabi ko, ganyan ito talagang mahal. Oo. Press ko yan. Mayabang yan si Mariano nung una-una pala kami nag-chat. Kaya nung, alam nyo, nung nag-thank you siya sa akin, akala ko doon na matatapos yun lahat. Yung nag-thank you lang siya dahil dinumit ko siya. Sabi niya, hey miss, thank you sa pag-dumit. Tapos maya-maya, nagsadalit ng emoji. Tapos? Tapos ang tagal ko na, ang tagal bago ko replyan. Ngayon, Sabi ko, most welcome. Kasi sabi niya, pwede ko mamayagin yung Facebook ko ka? Oo, tapos yung emoji. Dumada, boobs. Facebook niya. Ano na, babe? Sinin yung may Facebook na guys, tapos, ayun, chinas ko siya. Oo. Tapos, doon, nagkakausap kami, nagbibidyo kami. Nagbibidyo kami talaga naman. Hindi pa kami noon, tapos nagbibidyo kami. Oo, hindi pa kami noon kasi may girlfriend pa siya. Tapos guys, nung ano, nagulat ako, nasa bundok kami. Nagsishoot, nag-vlog kami sa bundok. Tapos, wala siya nag-chat. Hi, babe. Diba? Oo. Nagulat ako. Tapos pinagkit ako sa mga kasama ko. Nag-chat na yung crush ko, sabi. Tinawag niya ako, babe, sabi. Tapos, ayun na. Tapos doon na guys, tuloy. Tapos ano? Pumunta na ako Manila. Oo. Tumatakas ako. Nakuha ko lang na sinunin. Tapos, hindi nila alam pupunta ako Manila para... Hindi nila alam pupunta niya ako. Para makita lang siya. Ganyan talaga magmahal si Yano. Oo, dadali. Alam ko mapakaan. Kasi ligaw yan guys. Sagana yan sa chocolate, tsaka sa bulaklak. Every Saturday night, pagtapos ng trabaho niya sa dati niyang company. Tapos, after noon, ano yan, di yan magsasabi na, oh sige na, ano na, matutulog na ako. Hindi na yan mag-chat. Tapos, maya-maya, chat na lang siya, nandun na siya sa... Ano, sabi ko, nandito ako sa... Galing pala mag-surprise si Yana, no? Dito ako sa kanto niya, sa Gold Rock. Ano nga akong ginagawa mo dyan? Tapos dala, sabi sa akin, dala ka mga tuwalya. Tsaka payong para tapang ko yung mga kwarte akong pinala. Talaga naman. Kasi dati, kasi syempre, Kaya, nung naliligaw yan, masagana yan sa pagbigay-bigay. Ngayon, masagana pa rin. Ngayon guys. Ganun pala no, manligaw si Yano talaga ng todo no. Kasi ang layo ng Manila ha. Sinusurprise ako siya. Siyempre kasama ko mga
sa'yo. Saka ano, nung nag-chat yan sa akin sa messenger, nung sabi niya sa akin, kumain ka na? Gano'n siya magtanong eh, kumain ka na? Anong hula mo? Gano'n siya magano'n, gano'n siya magtanong. Tapos, gano'n talaga mga balapan. Tapos di ako naman, alam niya naman na cold ako mag-reply sa kanya, di ba? Di ba babe? Di ba hindi kita masyadong ni-entertain? Kaya lang yung tinanong mo, kayo lang yung isasagot ko. Babe, alam mo na? Direct to the point. Ano? Ano? Feeling ko, pogi ako. Wow! Kasi, pinipilit kong makuha ng isang, alam mo yun? Para kang isang ano, isang lansana na nasa taas. Pinipilit kong abutin, kahit pataas. Talaga naman yung mga banda na niya, ano, talaga mafufol ka talaga sa kanya, no? Talaga naman. Tapos ko lang saglit. Yung, kung mahal mo kasi talaga ang isang taong talagang gagawin mo lahat. At grabe, nanggagawa pala talaga. Ginawa pala talaga ni Yano yung mga yun noon na talagang pag may gusto pala talaga siya. Talagang ginagawa niya lahat-lahat. At tsaka tingnan nyo kasi from Pampanga to Manila. Grabe, ang layo ng nililigawan niya. Talagang yung mga babae kasi guys, yung mahilig yan sa mga surprises. At si Mariano talaga, mahilig pala talaga siyang sa mga surprise, no? Hanggang naabot ko dito. Hanggang naabot mo to sa kaya. Yan, hanggang. Kasi. Hanggang naabot mo sa kaya ng mansanas. Hanggang ano, babe. Di ako ano. Di ako tumigil. Yung mansanas na yan. Sabi ko, pipilitin kong makuha ko. Yung mapusagin siya. So ngayon, nakuha ko na siya. Marami ka lang ako yan, guys. Sa hindi, ha? Ang naniligaw pa lang to. Wait lang, ako muna. Marami ka lang ako. Ang naniligaw pa lang to. Kasi, hindi siya pwedeng makita ng ano nung ang clingy ni Cindy, no? Bawal talaga. So, pag napupunta yan sa amin patago, tapos gabi, tapos kinabukasan ng Linggo, uwi din, siguro mga tanghali or hapon. Nag-spend yan ng 8,000, balikan na pamasahe. 4,000 papunta, 4,000 pabalik sa service, sa Grab. Minsan, ako pa naghahanap, kasi nga, para makapunta siya, saka, din siya sa Pampanga. 4,000 pa pala sa Manila. 4,000 pa uwi. Dati ginagastos ko para makita ko lang siya. Wala nga siya. Pero yung mga yan, parang wala sa akin yun kasi ano po, may kapalit na yun. Parang pag may ginastos ka, kahit gastos yun yung maraming pera, kasi alam mo hindi babalik. Tsaka, talaga naman si Yano. May effort siya nung naliligaw. Di ba, babe? Naliligaw. Kung mayroon naman. Saan? Effort. Iba effort mo yun. Oo, may effort pa rin naman siya. Tapos, pasaway yan nung naliligaw pa lang. Kasi naliligaw. Pag sinabi siya, kailangan masunod. Di ba, babe? For example, sinabi niya ano na siya? Punta ko ngayong Manila. Superior kahit shooting, kahit may trabaho sa Pampanga, pipilitin niyang makapunta sa akin. Kaya madalas yan. May time pa nga guys, magkasama. Apat kami na bit. Tapos, punta kami Manila. Sabi mo, tara. Punta ka nga lang, fisher. Magkita tayo, mag-vlog tayo. Tapos, tara, sama lang, Pampanga. Inuwi ko na sa Pampanga, guys. Oo, inuwi niya na ako. Siya, pareha. Kasi ganun ko siya, parang feel ko yung pagmamahal ng alaga. Wala pa. Did I dream that we dance forever? In a wish that we made. Ano pa yung busto ko sa kanya, ano sabi niya? Kasi hindi naman yun ang muna namin. Speechless ako ah. Di ba nakapunta na ako sa Pampanga? Sinundo niya ako dyan sa May Valenzuela. Yun yung una kong punta, yun yung una namin vlog. Sa Magic Mountain, sa Bella Montana. Ayun yung nasa Clark. Ayun yung una kong punta sa Pampanga. Then after one day, umuwi din ako. Kasi si mama ko nagkasakit. After nun, siguro mga ilang araw lang lumipas, hindi man nakatiis to. Sabi niya, nagpapasundo daw ako. Pero hindi naman talaga ako nagpapasundo. Gusto niya lang akong makita. Kaya pala sabi niya sa akin, wait lang, babe. Nagkakasakit tayo, pinipilit kita kasi ayaw ba siya Sabi niya kaya sa akin. Kaya kumawak pa rin.
Siyempre. Ginawan ko yung para makasama. Sabi niya sa akin nun, guys. Basta, babe, pagdating mo dito sa Fisher Mall, huwag ka nang magsalita. Sabi niya na ganun sa akin. So sabi ko, bakit kaya hindi ako pinagsasalita na ito? Di, nagtaka na ako. Pag ano, pag dating ko sa Fisher Mall, nakita ko sila. Guys, ang dami kong nalalaman dito sa vlog na to. Tapos, yung mga questions ko dati sa akin, isang editor dati. Sabi niya, oh, Sin, asan mga gamit mo? Sabi ko, ha? Sabi, sasama ka na daw sa amin pa Pampanga. Aro, diba? Very good ka. Ganun ako, ganun ako. On the spot. Kapapilit. Kapulit. Katigas ko. Pero babe, ngayon, ano, hindi ko na nagkasama naman. Nagbago na siya ngayon. Medyo pasaway pa rin, pero konti na lang. Pero pag ano, alam niya ako inaaway guys, pag nagigigaw kami ng daan. Kaya kahapon, inaaway niya naman ako. Pumunta ako to sa likod. Di ba babe? Oo. Pag inaaway ko siya, tutulugan niya na lang ako. Technique niya yun eh. Para walang bunga. Para pag isasorry na lang. Oh, tama naman. At tapos noon, doon na kami nag-start na... Yun na ba yun, babe? Tapos, doon na tayo nag-start ng ano, tumagal ka na dito sa ano, sa Pampanga. Mm-hmm. Kasi hindi niya na pinuuwi. Ayaw niya umuwi, ayaw na doon na umuwi ako ng Maynila. Gusto niya lagi lang nandun sa... Sweet-sweet ni Cindy, noong napaka-clingy niya kay ano. Tapos, doon na nag-start yung Marty. Ano, hindi pa kita talaga nakikita. As in, hindi pa kita talaga, hindi pa nakikita yung ano, yung pagkatao mo. Kaya na yung pagkatao. Tapos sabi ko, siguro matangkad to. Tapos ng pagkakita ko, matangkad ka lang pala konti sa akin. Isang langkan lang pala yung pagkita natin. Akala ko din matangkad si Cindy noon. Yun lang. Siya akala ko matangkad siya. Alam niyo ba, guys, may katanga na ginawa to nung una namin mag-iisip. Nakita kami sa Fisher Mall Malabon. Ayun na. Yung cellphone. Oo. Pagkakita niya sa akin. Yung cellphone ko, guys, ano? Na. Feeling ko, oh, wait lang. Nasa Macau kami noon. Nagchat kami. Nasa Macau Imperial Milk Tea, ganyan. Dito na ako pumunta. Hindi niya ako nakilala. Nakaupo na ako dun sa may couch, di ba? Tapos siya, umorder siya ng milk tea. Ngayon. Tinitignan ko siya, tapos nilapit ako siya. Tapos yung kasama niya sabi, oh, si Cindy, hindi mo yung order. Tapos ako, naka-face pass ako, natatawa lang ako kasi hindi niya ako nakikilala. Hindi niya alam na ako yon. Tapos, pumunta na siya dun sa kasama niya. Tapos sabi, parang may binulong siya sa kasama niya. Ayun nga yung sinabi mo kanina. Tapos bumalik ko sa counter para kunin yung order. Tama ako, di ba? Tapos, pagharap mo, naka-neon green niya, naka-Billie Eilish yan, no? Di ba, may yung pagharap niya yung sa akin, pinawayan ko na siya. Feeling ko, nung mga ilang seconds siya, hindi nakahinga. Nung pupalapit siya sa akin. Ayun nga yung sa cellphone ko, naiwan ko. Tapos, buti na lang may dalawa ko, no? Huwag jowa. Oo. Hinapal na kami. Tapos, kuya, naiwan niya po ako yung cellphone niya sa akin. Tapos, kaya ko, buti na lang manakot ko. Tapos, feeling ko, mga ilang segundo ka na hindi nakahinga. Hindi niya ako tinitignan, guys. Talagang, alam nyo, magkasama. Di ba, pagka, nung kinawaya ko siya. Pagkakaloy ko sa kanya. Maganda yung ganito na nalalaman na natin kung saan sila nagsunod, paano sila nagsimula. Tapos, alam nyo, inabot mo lang yung milk tea sa akin. Di ba, inabot mo lang milk tea sa akin? Oo, di ba, miss akin. Oo, inabot mo lang milk tea sa akin. Tapos, tumingin lang siya sa akin, tumula siya. Hanggang magano, hindi siya nagsasalita. Yun yung first vlog natin. Oo. Kaya awkward yung first vlog namin kasi unang beses namin ano eh. Hey, yeah. Unang beses namin magkita. So,
Tapos, pumunta siya sa ano, sa Cube Salad. Sarado. Kaso sarado. Kasi gusto niya ako i-date. Di ba, babe? Gusto niya ako i-date. Tapos, pumunta kami. Nag-video kami ako, kinantahan ko siya. Yung sa vlog nila dati, no? Tapos ano, syempre gabi na siya nakarating naman kasi ewan ko kung sa anong dahilan kung bakit gabi na siya nakarating. Pero, naiinip na ako nun kasi sabi niya tanghali or after lunch, magkikita na kami. Nagpunta siya mga alas 6, alas 5. So, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, pinag-aantay pa ako. Alam nyo guys, nawala na ako ng gana nun. Promise. Ayoko sa lahat yung pinag-aantay ako. Ayo. Ang tagal kong nag-antay nun. Alas dos. Dapat magkikita na kami alas dos dun. Tapos, sabi, wait lang, sorry. Kasi kasama ko na ka. Ang daming dahilan. Alas na. Ang daming dahilan. Alas 4, alas 4 pa lang kami nagkikita. Tapos gabi nun. Oo. Tapos saglit lang kami nga, no? Saglit lang tayong magkasama mo. Ay. Tapos kumain na kami ng balot sa C4. Sa Nabonas, diba? Kami umuwi natin. Tapos parang dinuhin natin niya ako. Parang may gusto siyang gawin. Ano gustong gawin? Wala akong gustong gawin nung gawin. Totoo! Wala. Parang may gusto siyang, gusto niyang bumeso, gusto niyang mag-hug. Di ako ganun. Gusto niyang mag-kiss. Ganun. Basta hindi siya, you know, ayaw niyang, basta ayaw niya pang umalis. Parang ganun yung feeling ko. Gusto ko nga, sama na kita sa pagpake kahit unang kita ko. Seryoso? Oo. Love at first sight si Yano. So guys, yun yung love story na mag... Hindi pa yun kompleto. Hindi pa yung kompleto. Yes, mamaya na tayo magkwento. Ikat mo muna yan. Nagugutom so, na ako. Ayun guys, i-out ko na din. I-out mo na okay, agad. Oo. So yan, abangan nyo po yung next vlog ko. Part 2 nito, ano? Oo. Itong love story namin. Medyo matagal kasi ito. Pero hindi dito sa coach eh. Sa ibang place nito. Yung ano, dagat, o may bagyo, gano'n. Oo. Talaga naman. So yun guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo pa ang videos na ito, huwag nyo pong kalimutang i-click yung subscribe. And pakipindot na po yung notification bell button. Yan, Marian G, TV, peace! Peace! Arado. Bye guys! Bye, bye! So natuwa ako sa vlog na to guys, ang dami kong, yung mga tanong ko dati, nasagot na siya ngayon. So hindi pala, ano no, yung dumaan pala siya sa proseso si Mariano, talagang niligawan niya si Cindy, no? Kasi sabi ng iba kasi dati na parang biglaan kumbaga, pero hindi naman pala, no? Ah, basta ang dami kong questions dati na nasagot na nila. Speechless ako sa relationship nila kung paano sila nag-start. Kasi ganun pala si Yanong pag may gusto siya sa isang tao, no? Talagang ginagawa niya lahat kahit maging pasaway na siya kasi siguro talagang na-love at first sight siya kay Cindy. Sino ba naman hindi magkakagusto kay Cindy na ang ganda-ganda niya? Basta para sa akin guys, yung pagmamahal ni Cindy kay Mariano, totoong-totoo. Ganun din si Mariano, no, yung talagang mahal na mahal niya si Cindy kasi ginagawa niya lahat para makapunta lang sa... Saan yun? Sa Novotas, no? So, grabe pala yung panliligaw na ginawa ni Mariano, no? Talagang bumibiyahe pa siya from Pampanga to Novotas. Ang layo-layo kaya nun, guys. Tapos, galing pa siya sa trabaho, no? Kasi kung talagang mahal mo yung isang tao, lahat, may paraan, gagawin lahat para makasama siya, makita siya, di ba? At mahilig talaga pala siyang mag-surprise ng... Eto, di ba, lagi niyang sinusurprise si Cindy. Kasi, yun kasi yung sa ibang girls, no, yun yung gustong-gusto nila, yung nasusurprise sila. Eh, talagang mahuhulog talaga yung loob mo pag ganyan naman kay Mariano, di ba? So, tingnan nyo, no, nagsimula sa TikTok. Alayin mo yun, yung naging totoo na yung love nyo sa isa't isa. Yung talagang nahulog na yung loob nyo sa isa't isa. Gaya ng sabi ni Cindy, di ba, hindi niya masyadong pinapansin si Mariano. Pero tingnan nyo naman sila ngayon. Mag-asawa na sila, di ba? Kasal na lang yung kulang. So, cute-cute nilang panoorin together. Yung pag tinitingnan mo sila, yung si Cindy, no, makikita mo talaga yung
affection niya kay Mariano. Kung gano'n niya kamahal si Mariano, makikita mo talaga dito. So, yun lagi kong sinasabi sa tuwing vlogs nila, guys. Mapapasana all ka na lang kasi super napaka, ewan ko, napaka genuine. Yung nararamdaman nila, nararamdaman mo din eh. Yung parang feeling mo, ikaw yung in love. Yun. So, ayun na nga guys. Sana nagustuhan niyo yung reaction. Actually, parang na-speechless ako sa habang pinapanood ko sila. Parang nanonood lang ako ng, ano, yung pinapanood mo lang sila. Tapos, yung mga kwento nila, yung mapapanganga ka nila, ha? Ganun pala yun, ganun. So, sana all may relasyon na ganito. Stay strong pa, Marty, at 4 vlogs sa inyong dalawa together. So, ayun guys, so sana nagustuhan nyo yung reaction video ko for today. And if you like my reaction video, please like, share, and subscribe. Bye guys!